nagtatrabaho po ako sa isang non-government agency, private agency po siya. So, alam po natin na napakahirap sa Pilipinas. Kaya po, kung bakit, ito po yung nagiging dahilan kung bakit po tayo nangibibang bansa para po matupad or maibigay yung mga pangangailangan ng ating mga pamilya sa buhay. Ito po din yung naging dahilan kung bakit po ako ngayon nandito, nakikipagsama na rin sa Malaysia. Kasi po, ako po yung pananay sa aming mga kapatid. Sampu po kami magkakapatid. So, yung tatay ko po is isa lang po magsasaka at yung nanay ko naman ay nagtitinda lamang po siya sa palengke. So, hindi po talaga sapat. Kasi isipin nyo na lang po, sampu po kami. Tapos yung tatay ko magsasaka lang at yung nanay ko naman nagtitinda lang sa palengke. Hindi talaga sapat. So, ako po yung breadwinner of the family. Kaya po, ako po yung klase ng tao na mula sa pagkabata ay nangangarap na po na mabago yung buhay at makatulong po sa family ko. Kasi sila po talaga yung weakness ko, yung pamilya ko po. Gusto ko po talaga maiabot sa kahirapan. So, yun po. Nagsimula po ako nung, pumasok po ako dito sa Malaysia noong 2015. Tourist visa lang po ako pumasok dito. Alam po natin yung tourist visa is isang buwan lang po. Wala lang po, diba? So, for 1.5 years po, wala po akong papel. So, napakahirap po yung papasok ka, pauwi ka sa trabaho nang wala kang dalang-dalang papel. So, kapag nakakita po ako ng police, para po ako nakakita ng multo. So, yun po yung naranasan ko within 1.5 years, takot at kaba po. Nung time na po, napapasok po ako sa trabaho, iniisip ko palagi, makakauwi pa kaya ako sa bahay? Bukas kaya, nasa kulungan na ako. Yun po yung palaging nasa isip ko. Kabado, tapos pag nakikita ng police, parang multo na yung nakikita. So, yun po yung naging sakripisyo ko po dito. Pero ayoko pong umuwi sa Pilipinas ng walang-wala. Kasi nandito na ako. So, tinig ko talaga, kahit ko lang kasiguraduhan, lumaban talaga ako. Kasi ayoko pong magpatalo. Kailangan kong lumaban para sa family ko. So, yun po. So, today po, mayroon po kami i-share sa inyo na napakagandang opportunity. Especially po sa ating mga O.N.E na nandito po. Na habang nandito po tayo, kailangan po natin maghanap ng additional source of income na hindi lang po tayo umaasa sa ating mga sahod. Kasi katulad po din po, isa din po akong, syempre may amo po tayo. So, kumbaga, yung sahod natin sapat lang. Especially po talaga ako, sapat lang talaga. Minsan po, pinukulang po ako yung sahod ko. So, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aming company, Unified Products and Services, or UPS. In short po. So, in-establish po siya noong November 11, 2011. So, 8 years na po siya in business. So, which means, nalampasan na niya po yung 3 years na critical stage sa pagninegosyo. Ito po ay pagmamayari, i-press Emmanuel Manny Pascual po. So, he is a CPA by profession. At dati din po siya nagkatrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas for almost 10 years po. So, in terms of legalities po, huwag po tayong mag-alala kasi po, we're very moral, legal, and ethical. So, registered po tayo sa SEC, Security Exchange Information, and certified po tayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas because we are dealing with remittance and we are dealing with money. And BIR permitted po tayo. So, our main product is, isa lang po yung main product natin, which is e-cash or electronic cash. This is our main product. So, upon availing the system, 0.0 balance po siya. Design po siya as prepaid. Ibig sabihin, pupunduhan po natin siya bago po tayo makapag-transact sa lahat ng services kung ano ang meron po si Unify. So, but no worries po. Because, no maintaining balance, no renewal, no expiry, which means lifetime po yung account natin. And no quota, no hard selling, because we are the product of this SME. And then, no cash ban. At ang good news po, transferable po yung account natin.
Ibig sabihin, pwede po natin ipamana sa ating mga anak, sa ating mga apo, o kung sino man po na kamag-anak natin na gusto natin ipamana yung accounts natin. So, kapag naka-e-cash account po tayo, magkakaroon po tayo ng mga services katulad ng remittance. So, remittance, napakagandang negosyo sa labas. Pero, kailangan po natin na malaking halaga bago makapag-franchise ang remittance services, which is yung mga mayayaman lang yung kayang magpalabas ng ganyan kalaking halaga. Sa remittance, like for instance na lang si Juana Lulier. So, kailangan natin ng 1.2 million pesos. So, sino po ba sa atin dito yung may savings sa account natin ng 1.2 million? Meron po? Pakitaas yung kamay. So, sa mga ordinaryong tao po na katulad natin, syempre, wala po tayong ganyan kalaking halaga. Pero, ang good news po, dito po sa loob ng e-cash account, magkakaroon po tayo ng marami pong ka-partners tayo dito. So, ka-partners po natin si Sibuana, si Kikash, Smart Money, iLimit, Transpass, sa international po si MoneyGram, and Mr. Minion po. Yan po yung mga partners. Sa loob na po yan ng e-cash account. So, dito po sa remittance, konektado po ito sa ating mga OFW. Kasi bakit? Monthly po, nagpapadala po tayo ng pera sa Pilipinas. Obligasyon po natin. So, ibig sabihin, hanggat may OFW, hanggat may nagpapadala ng pera, may yung negosyo natin, kumikita po tayo. So, yung pangalawa po na magkakaroon po tayo is bills payment. Ano po bang ibig sabihin ng BP? Blood pressure. Tama! Talaga po, nakaka-high blood po to. Kasi po bakit? Hindi pa po katapusan ng buwan. Si Judith po, kumakatok na po sa pintuan natin. Ito po, mandatory by the government. Which means, may trabaho man tayo o wala, may pera man tayo o wala, magbabayad at magbabayad tayo ng bills. Pero ma'am, kung gusto po natin magkaroon ng ganitong klaseng negosyo, like a bayad center, kailangan po din natin ng malaking halaga, worth of 1.2 million pesos. So, wala po tayong ganyang kalaki kasi ordinaryong tao lang po tayo, di ba? Pero, ang good news, kapag naka-e-cash account po tayo, 100 plus bills po yung pwede natin bayaran sa loob po ng e-cash account. Na-tie up natin po 100 plus bills po. Nandyan na po si Telco, si Meralco, credit cards, schools, at marami pa po iba. So, yung pangatlo po is ticketing. So, sa ticketing po, siguro po, familiar po tayo sa aeroplano. Familiar po ba? Yes. Nakasakay na po ba ng aeroplano? Yes. So, kung gusto po natin magkaroon ng ticketing business sa labas, 800,000 po yung ipapalabas natin. Cash buy. Domestic pa lang po yan. Kung gusto natin po mag-add-on sa international, kailangan po natin ng 800,000 pesos cash bond pa lang po yan. So, dito po, ticketing po, lifestyle na po natin yan. Ngayon po, padami ng padami yung airlines. At ang good news, kapag naka-e-cash account po lang tayo po, nasa loob na po ng e-cash account, 400 plus airlines po. And domestic and international airlines po yung ka-partners natin. So, we have two ways to earn po sa ticketing. So, sa domestic po, allowed po tayo mag-markup sa system, 300 to 500 pesos per way, per pax po yan. And then, international po, allowed po tayo mag-markup sa system, 750 to 1,000 pesos per way, per pax din po. So, in just 4 minutes of booking. Ganyan po kalaki yung kikitain po natin dito. Napakaganda po business. So, yung pang-apat po is e-loading. So, e-loading business, napakagandang negosyo. Needs na po natin yan. Minsan po, mas gugustuhin pa natin na may load kaysa magmerienda. Di po ba? Yes. So, napakaganda po dito, kapag naka-e-cash account po tayo, hindi lang po tayo normal retailers. Mega dealers po tayo. Bakit? Kasi po, we can create our own retailers. Which means, tayo po yung magiging supplier ng load sa lahat ng ating mga retailers. At, mayroon po tayong discount, 2% to 4% po,
depende po yun sa telco. So, yung panglima po is insurance. So, sa e-insurance naman po, kapartner po natin si Malaya Insurance. So, dito po, kapag naka-e-cash account po, sorry. Kapag naka-e-cash account po tayo, automatic po, agent na ikaw. So, makakatanggap po ng 100,000 pesos yung magpapa-insured sa inyo due to personal accident, due to disablement, and due to dismemberment po. 100,000 pesos. Kapag hindi po pinalad, makakatanggap din siya po ng additional 10,000 pesos due to burial assistance po with a total of 110,000 pesos. Okay. So, ayan. Ang good news po, dahil po agent na ikaw, pwede natin po ibenta yung insurance ng 300, 500, or 1,000 pesos. Depende na po yan sa atin. At ang good news, yung kakatasin po sa system natin is only 80 pesos per insured po yan. So, dito po, with all the services po, you have the potential income of 1,000 30,000 per month. Wow! Pwede na po, pag-additional. Pwede na pag-load? Pwede na. Pwede na pag-kilay? Yes! Wow! So, ayan. But with all the services, this is only 20% nakitaan, na sure, nakikita po tayo. Wow! And ang tanong ngayon, saan po natin kikitain yung 80% na sure nayayaman po tayo at madadagdagan pa po kung ano mang meron tayo ngayon. Ngayon, tanong ko lang po bago po ako mag-proceed doon sa 80% na kitaan. Are you negative or positive in networking? Yes! Yes, positive! Maganda po yan kasi yayaman po tayo. Yes. Kapag dito sa 80%. So, anong gusto nyo? 20% or 80% na kitaan? 100%! Yes, tama po yan. Kasi po, syempre, nasa negosyo na tayo. Yes. So, dapat sagarin na po natin. Hindi po pwede 20% or 80%. Dapat 100% talaga. Iaano po natin, i-work out natin yung business. So, with all the services po, ma'am, sa palagay mo po, magkano po yung kukunan dyan? Million! Million. May idea na po, ma'am. Si ma'am, may idea po, ma'am. Zero idea. Okay, no worries, ma'am. Good news, ma'am, ngayon. Kasi naka-promo po siya. RM1299 po. Wow!